Okay, may bago tayong ano item dito. Ano to? I-repair natin to. Sabi ng may-ari, 110 daw to. Tapos sinaksak niya sa 220. Kaya nasira to. Pero ang problema natin, hindi sinali yung ano, yung ano ba yan, yung battery. Hindi natin matest pag naayos na natin to, hindi natin matest kasi hindi sinali ang battery. Subukan na lang natin. Pero yung tingin ko dito, ano to, switch mode, power supply, kasi magaan lang, walang transformer to, lahat ito ay IC, transistor at IC, yung controller niya. Test natin, check natin yan at ano, buksan natin. At ito, dito as usual, ito yung bulb limiter natin. Diyan natin isasaksak. Okay. Kunin ko lang yung screw. Kasi iba yung screw nito eh. Star screw. Hindi maano. Ayan. Parang Allen. Star screw. Hindi naman yung star siguro. Kasi 6 points. Ow. Ano ba yan? Buksan natin. Ayan. Nabuksan na natin. Ito yung sinabi ko. IC. Ano? Switch mode. Power supply. Walang transformer. Madali lang ano, nabuksan natin. Apat na screw sa labas. Pero ano, yung screw niya mahirap. Mahirap. Ano yan? Special tools. Pero may ano tayo dyan. May universal. Universal screw. Ito mga control IC yung nagdadala ng ano niya, regulations. Dito merong IC na kayo na lang mag-check kung anong IC yan. Ito, 6. Kayo na mag-check nyan. Anong IC. Subukan lang natin i-repair to. At mag-repair lang tayo sa ano, sa primary side. Ito yung primary side niya. To. Yan, naka-isolate yan. Oh, may linya. May linya yan, oh. Subukan na natin i-repair yung primary side. Kasi, ano, baka sa primary side lang yung problema. At yung sa secondary, dito na kasi yung ano, yung mga IC, maraming IC at surface mount, mahirapan tayo nito. Para matanggal yung board, dalawang screw lang. Natin sa ilalim. Mahirap pag ano, isang kamay lang.
Ito. May yung fuse niya yan, sumabog ang fuse, pero yung ano niya, yung capacitor, primary capacitor, yung primary capacitor niya okay lang, o ano, walang halata sa ano, sa visual inspection. I can see any damage here. The capacitor is not bulging, so I think it's fine. Okay lang siguro yan. Check na lang natin yung ano, test natin sa continuity. Magsimula tayo sa ano, dito sa main, tapos sa fuse, thermistor, capacitor, at saka inductor, papuntang diode. Check natin yan. Kukuha lang tayo ng ano, yung stand, para hindi tayo mahirapan, isang kamay lang. Kuha ko anong lalagay natin yung camera. Check muna natin yung, simula tayo sa ano, sa mains. Nakaano tayo, continuity tester yan. To yung fuse, halatang sira, kasi yan, no, sumabog. Walang continuity yan, fuse. Itong ano, thermistor, ano, okay lang yung thermistor natin. Ito fuse, ito yung fuse, wala. Yung thermistor okay lang. May kapasitor dito. One ohm kapasitor ba to? There you go. Kapasitor ba yan? TBR 10271. Check natin yan mamaya sa internet kung ano yan. At meron tayong jumper. At kapasitor. May shorted yung dalawa. Dapat wala itong ano, shorted. Kasi ano yun eh, yung resistor dito is 470,000 ohms. Dapat walang ano yan, walang continuity. Tapos yan, punta dito sa itong coil, common mode,
choke. Okay lang siguro yan. Pero yung sa dalawang linya, sa neutral at saka line, may shorted. Madali lang siguro itong maayos. Duda natin yung ano, dito lang yan sa ano, sa diode natin, itong apat na diode. Check natin yan yung diode, lagay natin sa diode mode yung tester natin, tsaka check din natin yung ano, yung capacitor, baka ano, check natin yan sa tester kung okay pa ba yung reading nya natin. Diode mode. Yan, diode mode. Diode. Check natin yung mga diode. Yan yung diode. Reading niya is 0, shorted. Shorted din. Mahirapan tayong mag-tester dito. Ito tayo sa ilalim. Ayan, shorted. Shorted yung apat. Dapat ano to, may reading siya na voltage drop na 0.5, 0.3 up to 0.7, pero yung reading natin sa diode is 0 volts, 2 millivolts. May alatang problema. Tanggalin natin yan at hindi na natin ipakita sa camera para ano, maboring kayo. Okay, ito yung ano, yung diode na natanggal natin. Ano na diode siya? 1N4007. Ano to? Ano yan? 1 amp na diode. Tapos rated at 1000 volts. No. Check natin yung first is continuity. Check natin yung continuity niya. Yan, shorted. Shorted siya, shorted. Tapos yung ano, diode mode. Diode mode is shorted din, 0 volts. Ito, tatlo. Tatlong diode yung ano, nasira. Ito yung isa, yung okay. Ito yung okay na diode, yung hindi nasira. Yung sa continuity niya is ano, may 454 ohms sa continuity yan. At sa diode, yung voltage drop niya is 0.26. Pero sa apat na diode, nasira yung tatlo, papalitan na lang din natin yung ano, yung isa. Kasi sa voltage drop na diode na to is ano na,
mababa na, no now, 0.265, mababa na yan sa drop na ano characteristics ng diode. Okay lang sana if ano ya, yeah, ano yan, 0.3 to 0.7. Pero sa madalas na voltage drop ng diode is 0.6, 0.5 at 0.7. Yung 0.4 mababa na yun. Ano yun sa Schottky. Pero ito hindi naman ito Schottky diode. Ano, regular lang to na diode. Kaya dapat yung voltage drop niya is 0.5 up to 0.7. Kaya papalitan na lang natin yung apat na diode. Ano to, 1000 amps na diode rated at 1 amp 1N4007 at ito yung capacitor natin, ito yung main cap nya. Pagkatapos i-rectify ng diode, dito yung ano, yung rectified voltage na. At sa makita natin sa rated nya is 200 volts. At ano, imagine natin, sinaksak natin yan sa dito sa amin, 240 volts. Sinaksak natin sa 240 volts. AC yan. 240. Para makonvert natin into DC, yung AC is multiply natin yan ng square root of 2. Yan yung bultahe na 339.41 volts. At yung rated nito is 68 microfarad, 200 volts. Malayo na. Kaya may signs of ano siya. Hindi halata kanina. Pero yung tinanggal ko na sa circuit board to, ano, nag-bulge ng konti. Yeah, palitan din natin to. Pagkatapos niyan is dito sa board is mahirapan tayong ano mag-test, kasi pag tines natin to is palaging shorted yan. Kasi connected yan dito sa transformer nya. Dito. Ito yan. Transformer nya. Kaya ang reading ng tester is always short dito. Pero dapat dito sa kabila ng diode, dapat walang short. Kaya nag-short yung reading dito kasi shorted na yung diode. Short yung diode dito. Shorted na ito. Tapos ni short na siya doon sa kabila, kaya shorted din dito. Kaya kung i-test natin ulit. Test natin ulit yung continuity ng ano? Continuity ng nung dito sa side ng mains, yung pumasok na kuryente. Kanina may ano shortage siya. Tumunog yung ano continuity tester natin. I-check natin ngayon kung meron pa ba. Ayan, wala. Wala. May dito sa kabila. No, nawala din yung shorted. Nawala yung shorted. Baka kanina ano na ano yun, pag test ko na kanina shorted siya dito kasi yung ano natin, yung MOSFET na transistor is naka-charge yung base niya, tapos naka ano yun, switch on, naka-switch on siya, tapos yung windings niya sa dalawang linya na to is connected siya sa windings ng transformer kasi naka-switch on yung MOSFET. Kaya shorted siya dito. Ngayon, wala nang shorted. Oh, wala. Wala na siyang shorted.
pag pinalitan natin yung apat na diode at saka kapasitor at i-test natin, baka okay na yun. Yun lang yung naging problema siguro kasi wala nang shorted dito eh. Tinest na natin, wala nang shorted. Pero sa ngayon, hindi natin wala akong parts dito na good quality diodes. Yung mga mumurahin lang na diode yung nandito sa akin, yung ginagamit ko sa mga low voltage. Kasi dito, delikado kasi yung papasok niya na voltahe is 340 volts. Kaya bibili tayo ng yung mamahalin talaga na diode. Kasi ilalagay natin yan dito eh. Malaki kasing voltahe niya. Bibili lang tayo ng diode na di tayo sigurado, babalik na naman yung problema. Baka sasabog na ulit. Baka lalaki pa yung problema. Papalitan na natin yung fuse, yung apat na diode at saka yung main capacitor niya. Pero bibili lang muna ako kasi hindi tayo makabili ngayon kasi Linggo. So dahil sa help ng video editing, parang segundo lang. Yeah. Sige. Bibili na lang muna ako ng pyesa. Tsaka pala yung charger ng portable drill. Hindi ko nasabi kanina, pero kung makita nyo, yan. Portable drill Ryobi. Yung output niya is 120 volts input, 50 watts. Yung output niya dapat 18 volts. Babasahin natin yung hindi natin mabasa. Kuryente de entrada, input voltage. So 120 volts. Output sorte, kuryente de salida. Yan, kuryente de salida. Ayan, Spanish yan. Yeah. Output voltage is 18 volts. Pagkatapos natin ma-repair to, i-check natin yan kung may 18 volts ba talaga. Ito yung ground at ito yung 18 volts. At naka-fuse din dito. Ito fuse to, 3.15 amps. Fuse yan. Naka-fuse yung positive terminal. Okay. Palitan natin yung pyesa. Okay, ito na yung mga pesang nabili ko. Apat na diode, isang kapasitor, at ito yung sira. Yung mga nasirang pyesa. Yung rated niya is 68. Tapos yung bago is 82. So okay lang yun na mas mataas yung value niya. Maganda yun. Pero hindi naman malayo sa yung original na value.
I-test natin to, yung nasira. Yan, nagiging resistor ang kapasitor. Test natin yung bago. Yan, 80. Tapos low ASR at 0.6% loss. So maganda to. Si ano to, yung temperature niya is same rating lang, 105 degrees. So okay na okay to. At ito yung mga diode na ipalit natin. 1N 1N4007. Apat. Yeah. Ilagay natin yan sa ano, ipalit na natin. Nakabit na natin yung ano, diode at saka yung kapasitor to. Yung kapasitor niya at saka yung diode at saka yung fuse. Yung fuse, pinalitan na rin natin yan. Bago na yan. At i-test natin to, yung bulb limiter natin dito at saka yung bulb limiter natin, ano lang, isang bulb lang yung ano, gagamitin natin. Yung dalawa, ano, wala yan, ano yan, iluwagan ko sa socket para hindi gagana. Yung bulb limiter natin is 100 watts to. Ito 50 watts, so isa lang gagamitin natin. Tapos yung bulb limiter natin is connected yan sa EBR 110. Kasi 110 yung ano natin, yung power supply charger. Yung EBR nga pala kay ano, kay Auntie Gina Kuiko Maratas. Salamat. Kasi nagpahiram ng 110. Wala tayong 110 na ano, EBR. I-test natin to kung okay na ba. Isasaksak ko na yung ano, yung charger at tignan natin kung sasabog ba to. Yan, nakasaksak na at umilaw yung red at yung bulb limiter, walang ano, walang signs na shortage siya. So ano, means okay yung power supply. I-test na lang natin yung voltage na. DC tayo, DC. Check natin kung may 18 volts ba na lalabas sa ano, terminal niya. Saan ba yun? Ito yung dalawa. Hindi natin ma-measure kasi wala yung battery. Hindi siya nag-on. Hindi nag-on yung unit kasi yung battery hindi nakasaksak. Paano ba yan? Hindi natin matest.
Hindi kasi nasa hindi kasi ano sinali ng may-ari yung battery. May alata naman siguro pag walang battery, hindi to mag-o-on yung 18 volts niya. Kasi may isang LED dito. Yan. Pag sinaksak natin yung battery, iilaw tong LED na to. At ito yung mag-indicate na nag-charge siya. Pero yung ano natin, yung red is functional na. Kaya ano to? Naayos na natin to. At kasi yung red niya, isa lang yung nagdadala ng supply. Parehas lang sa 18 volts. Kaya pag okay na yung ano ya, yung auxiliary niya na DC, ito yung auxiliary na nagpa-power ng ating mga IC. Yung mga control niya sa ilalim. Okay, gumana na siya. So, it means na naayos na tong unit na to. Pero, pasensya na kayo kasi hindi natin matest. Hindi natin ma-read yung ano, yung output niya. Kasi wala yung battery. Ano na lang natin to, ibalik na lang natin sa ano niya. Tapos consider natin na ayos na to. At paalam natin sa may-ari para pagdating niya ano, dala niya yung battery, test niya at ayos na. Okay. Ayan, nabalik na natin yung unit sa ano niya, casing niya. At ito yung ginawa natin. Inagyan natin ng ano, indication na 110 to para hindi maano yung gumagamit nito, para pag saksak niya makikita niya na 110 volts. Yan. Added safety yan. So, saksak natin sa 110. Yan. Nilaw na. At yung indication niya is power on. Pag hindi nag-blink. At yung red, ano, testing, blinking red. Pero yung ano, yung defective, ano, nag-iiba yung luminance ng kulay niya. Yung indication dito is parang sine wave. Kaya pag umilaw yung pula ng ano, humihina at saka lalakas yung ano niya, ilaw niya, may defective yan. So dito wala. At yung green hindi umiilaw kasi walang battery. So fix na to. Yeah, salamat nga pala sa ano, sa mga nanonood. At ano, mag-comment na lang kayo kung ano gusto nyo pa ng mga ganitong repair na video. Kasi yung first time natin to sa video eh, yung nag-repair tayo ng power supply. Madalas natin nire-repair is mga power amp. At saka yung mga power amp is ano, mga complex na yun. Kasi maraming piyesa. At ito din, complex din to. Kasi hindi natin, ano, bago kasi sa atin to yung switch mode power supply. Madalas na ginagamit na power supply is yung transformer lang. Ito is switch mode na to. So may maraming ano na. Yung kahit power supply lang, marami ng piyesa doon. So medyo complex. So mag-comment na lang kayo kung gusto nyo pa ng video na ganito. Para gumawa pa tayo kung may mga ano, may nagpapaayo sa atin. So thank you for watching guys. So
I appreciate your your support, and kung hindi kayo nakapag-subscribe is mag-subscribe na po kayo. At kung nagustuhan nyo tong type ng repair natin is mag-like na lang kayo sa video. Okay, once again, thank you for watching. This is Awesome Care. Bye-bye.